Isang maalab na pagbati sa lahat ng ating mga viewer dito sa Pilipinas, sa The Netherlands, at sa iba pang panig ng mundo. Ulitin ko lang ulit yung orientation ng Paaralan Jose Maria Sison. Ito ay ang paaralan o makinarya sa edukasyon ng bagong alyansang makabayan. May layunin itong magtalakay ng mga Marxismo, Leninismo at Maoismong klasiko at siyempre ng iba pang mahalagang aralin, mga napapanahong usapin at mga diskusyon. May hangarin itong mapataas ang pampulitikang kamulatan ng mga mamamayan upang mahimok itong kumilos para sa progreso at kalayaan ng ating bansa. Kalayaan at progreso, no, tamang-tama, kahapon binunutan natin yung Araw ng Kalayaan. Kalayaan at demokrasya daw na ibinigay sa atin ng Estados Unidos para lumaya tayo sa mga dayuhan katulad ng Kastila. Pero suriin natin ang lipunan natin ngayon, no, sa ekonomiya, tali tayo sa pulisiya ng neoliberalismo na siyang nagbabangkarote sa yaman ng bansa, bumabarat sa sahod ng mga manggagawa, at dahilan ng malawang kahirapan at kagutuman. Sa politika naman, marami sa mga batas natin ay pabor sa dayuhang interes. Manipulado ang mga nasa gobyerno, lalo na yung mga presidente natin. Kaya tinatawag natin silang mga puppet. So, usapin ng kultura, laganap ang atrasado at kolonyal na mentalidad. Tumatagos ito sa sistema ng edukasyon natin at sa lifestyle ng mga Pilipino. Patuloy na binabalahura ng China ang ating soberanya at hindi tayo mapagtanggol ng kaibigan daw nating US sa bisa man lang yan ng BFA o ng EDCA. Di patunay lamang na walang silbi ang mga kasunduang militar na ito sa kapakanan ng mga Pilipino. Tunay na magigiting ang mga ninuno natin. Yung mga katipunero ay tunay na matatapang at nagmamahal sa bayan. Ngunit ang kanilang pagsasakripisyo at tagumpay ay inagaw ng imperialistang Estados Unidos. Binigyan tayo ng huwad na kalayaan sa pamamagitan ng puppet na gobyerno at ng demokrasya daw na pinakikitid sa usapin ng eleksyon at karapatang bumoto. Hanggang sa kasalukuyan ay kontrolado ng imperialismong US ang ating ekonomiya, politika, kultura at sa larang internasyonal. Napakahalaga ng ikalawang kilusang propaganda at pagpapalakas ng pambansang demokratikong kilusan para matamasa natin ang tunay na kalayaan, soberanya at demokrasya. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ibinibigay ng imperialistang bayan, no? Na itong mga imperialistang bayan, lagi-lagi silang may makasariling agenda. Kundi ang kalayaan ay nakukuha sa matinding kapasyahan ng mamamayan mismo at pakikibaka para dito. Kaya tamang-tama, no, napapanahon, Araw ng Kalayaan kahapon. Sa puntong ito, inihandog ng Paaralang Jose Maria Sison ang Landas ng Paglaya, Karanasan sa Pakikibaka ng Vietnam. Mainam na pag-aralan ang pambansang pakikibaka ng iba't ibang bansa para paghalawan ng mga karanasan at aral kung paano ipagkakasalili nating pakikibaka. Hindi lamang para pag-aralan ito, kundi suportahan at nakilahok tayo sa laban para sa pambansang kalayaan sa bansa man natin o sa ibang bansa. Bakit Vietnam? Bakit Vietnam yung napili nating bansa? Una, maraming pagkakapareho ang bansang Vietnam at Pilipinas, no, sa katangian nito, sa kanyang estado, at meron din itong mga pagkakaiba. May mga disbentahe ang Vietnam na wala sa Pilipinas hinggil sa pakikibaka. Marami tayong matututunan sa paksa natin ngayong araw. Dito, kikilalanin natin sila Nguyen Ai Phuc o mas kilala bilang Ho Chi Minh, Bo Duy Giap at ang buong mamamayan ng Vietnam na mapagpas siyang lumaban sa superior na US at kung paano pinalapataog ito. Malaking salika ang komunismo, ibig sabihin ay at Maoismo, pagtatayo ng Partido Komunista at armadong pakikibaka
para magtagumpay ang Vietnam sa mapinsalang agresyon ng US. Alamin natin ang mahalagang karanasan at mahabang tradisyon ng pambansang pakikibakan ng Vietnam gaya ng paglaban nito sa mga mananakop gaya ng China, ng France at ng Japan at ang paglaban at pagtatagumpay ng Vietnam sa mapinsalang agresyon ng US gaya ng pasistang lagim, Operation Phoenix at Agent Orange. No? Ang ating tagapagsalita ay may direkta rin karanasan din sa pakikiisa at pagsuporta sa Vietnam ng kanyang kabataan sa ilalim ng kabataang makabayan. No? At para mas ipaliwanag pa yung nilalaman ng ating paksa, pakinggan natin si Chairman Raymond Paletino ng Bayan Metro Manila para sa mas malawig na pagkasalaysay sa atin ng overview ng ating paksa. Unulit ko, landas ng karanasan sa pakikibakan ng Vietnam. Pinakikilala ko sa inyo si Mong para sa opening remarks. Salamat, Joy, sa ating mga tagapakinig sa ating live webinar at mamaya po sa mga makikinig sa recording ng webinar na ito, pagbati po. Ito po ay isang episode ulit ng Paaralang Jose Maria Season, isang programa ng Bagong Alyansang Makabayan Metro Manila na ang ating layunin ay magtalakay hindi lang hinggil sa mga klasikong teksto na sinulat ni Marx, Lenin at ni Mao, kundi isang pagtalakay para sa pagsusuri sa mga nangyayari sa ating bayan, pagtalakay sa kasaysayan at kalagayan ng pakikibaka sa loob at labas ng Pilipinas. Para po ngayong araw, ang ating paksa ay tungkol sa landas ng paglaya. Pag-aaralan natin ang karanasan sa pakikibaka ng bansang Vietnam. Kahapon po, mayroong pagdiriwang sa buong bansa. Ito ang June 12, Independence Day. Iba-iba po ang pakiramdam ng maraming Pilipino dahil ang tanong ng marami, totoo bang malaya ang Pilipinas? At isa itong mahalagang issue dahil ang Pangulo natin na naluklok sa pagkapangulo na nangako na magkakaroon siya ng independent foreign policy, lumabas ang totoo na siya ay puppet ng mga imperialistang kapangyarihan. At higit pa dito ay ang pagigiit ng mamamayang Pilipino na ipaglaban ang ating kalayaan. Lalo na hindi tumitigil ang bansang US, itong China, sa kanilang mga paglabag sa ating soberenya at pagiging agresibo, no? Sa kanilang mga patakarang sa politika, ekonomiya at kultura. At gusto nating talakayin ang pakikibaka sa Vietnam na alam natin na dito rin sa Pilipinas ay mayroong National Liberation Movement. At kapag sinasabi nating National Liberation Movement sa Pilipinas, ang laging sinasabi ng mga kritiko ng pakikibakang ito ay Western model daw o kaya naman yung Chinese model ang bukang bibig. Samantalang meron tayong pwedeng gawing halimbawa at ito po ang legacy ng Vietnam struggle sa ating pakikibaka. Kaya po itong webinar na ito ay isang paraan natin para pag-aralan kung ano ang landas ng pakikibaka, paglaya ng bansang Vietnam sa kanilang anti-colonial struggle, una laban sa France, pangalawa sa US. At gusto rin natin magkaroon ng paghahambing ano ang pagkakapareho ng pakikibaka ng Vietnam at ng Pilipinas ngayon. At ano rin ang pagkakaiba dahil sa iba ang kanilang konteksto, sa ito ay naganap after World War II hanggang 1970s. Ano ang pagkakaiba noon sa ngayon? Gusto rin nating talakayin ang assertion ng Vietnam para sa kanyang sovereignty at economic interest after 1975. Lalo na nagkaroon ng revisionistang landas sa China, yung neoliberal na dominasyon ng US sa buong mundo. At gusto natin sa talakayang ito ay kumuha ng mga aral.
Ano ang aral ng Vietnam struggle para sa kasalukuyang National Liberation Movement sa ating bayan? At tulad ng mga nakaraang episode ng Para Lang JMS, tayo po ay mapalad na kasama natin na siya mismo ang magtatalakay sa mga isyung nabanggit natin, si Professor Jose Maria Sison. At sana po, after ng kanyang talakayan, magkaroon tayo ng magandang interaction mamaya sa ating open forum. Maraming salamat po at pagbati sa lahat. Maraming salamat, Mong, sa pagsasalaysay sa amin ng kung ano yung laman ng ating talakayan ngayong araw. Inulit ko yung title, no? Landas ng Paglaya, Karanasan ng Vietnam. Di marami po tayong nalikom na mga advanced questions. Umabot po tayo sa 16 questions, no? Titignan po man natin mamaya kung mayroon pa tayong oras dun sa mga karagdagang tanong na nalikom natin. Pero yung mga hindi po makakahabol ay ipapadala po natin ito sa ating professor upang maisagot ito through ating FB page. Edi, magandang araw po, Professor Jose Maria Sison, no? Sisimulan ko na po yung pagtatanong para sa ating topic ngayong araw. Di, para po sa unang katanungan, ano ang mahalagang papel na ginampanan ng mga Bolshevik sa Russia at Partido Komunista ng China sa pagtatatag at pagsulong ng Kilusan sa pambansang pagpapalaya sa Asia gaya ng sa Vietnam? Noong 1919, itinayo ng Partidong Bolsheviko ang ikatlong international o communist international o sa maiksing salita, Comintern. Paunahing layunin nito ang pagtulak sa pandaigdigang revolusyon ng proletaryado sa pamamagitan ng pagtatayo ng Partido Komunista sa iba't ibang bansa bilang pambansang seksyon ng Communist International o pandaigdigang Partido Komunista. Sa pamamagitan ng Communist International, nakaugnayan ng mga komunistang Vietnamese, ang mga Bolsheviko at mga komunistang Chino. Sa pamumuno ni Nguyen Ai Quoc o si Ho Chi Minh, na dating kilalang leader ng Vietnamese Revolutionary Youth League, itinatag ang Partido Komunista ng Vietnam noong February 3, 1930 sa Hong Kong. Para po sa ikalawang katanungan, ano po ang sistemang panlipunan, iba't ibang uri at malalaking problemang panlipunan na umiiral sa Vietnam bago na itatag ang Kilusan sa pambansang pagpapalaya sa Vietnam? Ano ang saligang katangiang nagkakapareho o nagkakaiba sa Vietnam at ng Pilipinas? May mahabang kasaysayan ng Vietnam na feudal at monarchical sa pakikidigma at paglaban sa pananakop ng China hanggang ikalawang bahagi ng ika-labing siyam na siglo kung kailan nang himasok ang Pransya para gawing kolonya ang Vietnam. Naging kolonyal at feudal na lipunan ang Vietnam. Bago na itatag ang Kilusan sa pambansang pagpapalaya, ang lipunan sa Vietnam ay tulad ng sa Pilipinas bago magtapos ang ika-labing siyam na siglo. Nakapatong mga kolonyalistang Pranses sa buong lipunan at sila ang gumampan ng papel ng malaking komprador na burgesya na nakinabang sa paghahakot ng hilaw na sangkap at sa panlabas at panloob na kalakalan at may mga plantasyon din sila. Sa hanay naman ng mga Vietnamese, ang naghahaling uri ay ang uring Panginoong Maylupa at karamihan ng mga taong pinagsasamantalaan ay nasa uring magsasaka. Ito ang mga batayang uri sa lipunan. Walang modernong industriya kung gayon ang mga manggagawa ay nasa empleyo ng mga empresa, silang manufaktura ng pagkain at simpleng kagamitan, plantasyon, transportasyon at iba pa. Sa intermedyang saray ay mga pambansang burges na nasa kalakalan at maliitang manufaktura at ang petit burges ay mga may maliit na shop at mga nakapag-aaral na nasa kolonyal na gobyerno at sa profesyon. Sa panahon ng ikalawang digmaang mundyal, World War II, nagtayo ng puppet ng gobyerno sa Vietnam ang gobyernong Vichy ng Pransya
at ito naman ay agad na ginawang puppet ng imperial na Hapon. Sa pagdating ng mga puwersang militar ng Hapon, sa panahon ito, tinayo noong 1941 ng Partido Komunista ang League for the Independence of Vietnam o Viet Minh bilang pambansang alyansa laban sa Hapon. Noong matalo ang Hapon sa gera at nagsurrender sa mga alyadong puwersa noong 1945, umalsa ang mga mamamayang Vietnamese sa tinawag na August Revolution of 1945 at nagproklama ng ang Viet Minh ng independensya ng Vietnam at nagtayo ng Demokratikong Republika ng Vietnam noong September 2, 1945 dahil sa ibinalik ng mga aliadong puwersang Pransya bilang kolonyal na poder sa Vietnam at iba pang bansang Indochino, naglunsad ang Democratic Republic of Vietnam ng digma ng pambansang pagpapalaya laban sa Pransya sa tinawag na unang Indochina War mula 1946 at ginapi ito ang puwersang Pranses noong 1954 sa Dien Bien Phu. May pagkakapareho ng August Revolution ng 1945 sa February at October Revolution sa Russia sa punto ng ang Hapon bilang imperialistang poder na dominante sa Vietnam ay natalo sa gera at nagkaroon ng Viet Minh at masang anak pawis at partido ng proletaryado ng pagkakataon na umagaw ng kapangyarihan sa mga kalunsuran at nagpatuloy na lumakas sa paglawak ng labanan sa unang Indochina War mula 1945 hanggang 1954. Handang mangagaw ng kapangyarihan ng Viet Minh dahil sa panahon ng okupasyon ng Hapon, nakapagbuo ng organisadong at armadong lakas ang Vietnam sa kanayunan at kalunsuran. Mapagpasyang pagkilos sa kanayunan, lalo na sa mga tribo ng mga katutubo para ihanda ang pag-aalsa sa August Revolution. Hindi hulog mula sa langit ang kakayahan ng Viet Minh na umalsa sa kalunsuran. Matapos na matalo ang Pransya, hindi nagtagal nang himasok ang US para halinhina ng Pransya, okupahin ang timog na bahagi ng Vietnam at nagtayo ng puppet na Republic of Vietnam noong 1955. Noong 1960, nagtayo ang Democratic Republic of Vietnam ng South Vietnam National Liberation Front o yung tinatawag na Viet Cong sa bourgeois newspapers. Nagumpisa ang gera ng pambansang pagpapalaya laban sa agresyong US sa tinawag na ikalawang Indochina War hanggang ganap na mag-api ang US noong 1975. Sa unang pagkakataon ng kasaysayan ng imperialismong US, pumasok ito sa usapang pangkapayapaan para umatras sa pamamagitan ng Paris Accords 1973 dahil malaking pinsalang tinanggap nito sa Tet Offensive at sa paglalaglag ng halos 10,000 eroplanong US sa pag-abot ng taong 1969. May pagkakapareho ang Vietnam at Pilipinas sa punto ng kolonyal na dominasyon ng Pransya at US at pagkapapit ng mga lokal na mapagsamantalang uri at tinalo ang unang kanlurang poder na kolonyal. Pero ang malaking pagkakaiba ay tinalo ng Vietnam ang imperialismong US at hanggang ngayon hindi pa tinalo ng Pilipinas ang US. Nananatiling malakolonyal ng US ang Pilipinas at hindi pa nakasingil sa pagpaslang ng 1.5 milyong Pilipino para manaig sa Pilipinas. Marami pong salamat ka, Joma. No, nasagot na po kung ano yung pagkakapareho at pagkakaiba ng Vietnam at ng Pilipinas. At nasagot din po ni Ka Joma na ang karanasan ng Vietnam laban sa superior na US ay parang no, pero may kakayahan kahit ang maliliit na bansa na talunin ang isang dambuhalang bansa basta ito ay nagkakaisa. Di yun yung mahalagang aral na kailangan nating matamo at tumimo na kahit na maliit na bansa ang Pilipinas, yung mga nambubuli sa ating malaking bansa, kayang-kaya natin kung magiging mapagpasya lamang ang mga mamamayan. Di, sige po, para naman po sa ikatlong katanungan, sino ba si Ho Chi Minh at si Bong Nguyen Diap na tinaguri ang Red Napoleon ng Vietnam?
Maaari niyo bang ilahad sa amin ang kanilang nag-iambag sa Kilusan sa pambansang pagpapalaya sa Vietnam? Sa lahat na komunistang Indochino at Vietnamese, si Ho Chi Minh ang siyang naging pinakamatagal na namuno sa Kilusang Pambansang Pagpapalaya ng Vietnam. Magmula pa 1925, kilala na siyang leader ng Vietnamese Revolutionary Youth League. Bago nito, naging kusinero pa, no? Sa Pransya at sumanib sa Partido Komunista ng Pransya. Madali siyang inabutan ng impluensya ng Ikatlong Internasyonal. Naging pundador siya ng Partido Komunista ng Vietnam noong 1930. Si Vo Nguyen Giap naman ay naging kabataang aktivista para sa independensya, graduado ng abogasya at naging profesor ng kasaysayan. Sumanib sa Partido Komunista ng Vietnam, pasimuno siya sa pagbubuo ng hukbong bayan laban sa Hapon at umabot siya sa pamunuan ng Partido Komunista ng Vietnam. Maestro siya ng estratiya at taktika ng digmang bayan. Siya ang nagdirehe sa paggapi sa kolonyal na hukbo ng Pransya sa Dien Bien Phu at sa paglaban sa imperialismong US at mga puppet nito magmula 1960 hanggang 1975. Ayun, no, sila Ho Chi Minh at sila Vo Nguyen Giap, maagang yugto pala ng kanilang buhay bilang mga kabataan, ay nagmahal na sila at kumilos para sa bayan. Kaya sa mga kabataang Pilipino, nandiyan talaga yung dapat meron tayong panata para sa ating bayan. Di, para po sa ika-apat na katanungan, nagpapalit-palit ang mga imperialista sa Vietnam mula sa French, sa Hapon at kalaunan ay sa US. Ngunit lahat ng ito ay binigo ng Revolusyonaryong Kilusan. Maaari niyo bang pakilahad sa amin ang kasaysayan ng paglaban at pagtatagumpay nila? Ano ang naging papel ng Unyong Soviet at ng China sa pakikibaka at tagumpay ng Vietnam? Sa mahabang panahon bago dumating ang Pransya, napanday ang bansang Vietnamese sa pakikipaglaban sa iba't ibang dinastiyang Chino na nais manakop sa Vietnam. Ang pagsisikap ng Pransya na sakupin ang Vietnam ay nagumpisa noong 1858 sa panahon ni Emperador Napoleon III. Walang puknat ang paglaban ng mga Vietnamese sa ilalim ng mga lokal na leader na pyudal at wala pang kalam-alam sa Marxismo. Matapos na may tayo ang Partido Komunista ng Vietnam noong 1930, naging paborable ang kalagayan para sa partidong ito at para sa revolusyon ng pumutok ang inter-imperialistang digmaan mula 1941 hanggang 1945. Naitayo ang Viet Minh na naging matagumpay sa paglaban at nagape at ginape ang mga mananakop na Hapon. Naiproklama ang independensya ng Vietnam at naitayo ang Demokratikong Republika ng Vietnam noong September 2, 1945 at linabanan agad ang panunumbalik ng Pransya bilang kolonyal na poder noong 1945 hanggang 1954. Tuwiran at sa pamamagitan ng Ikatlong Internasyonal, malaki ang naitulong ng Unyong Soviet sa paghubog ng mga kadreng komunista ng Vietnam at sa pagtatayo ng Partido Komunista ng Vietnam. Malaki rin ang impluensya ng Partido Komunista ng China dahil sa magkaratek bayan ang China at Vietnam at sa mahabang panahon may tawiran ng mga tao sa pagitan ng dalawang bayan. Sa labanan sa Dien Bien Phu, nakatulong ang China sa pagbibigay ng mga kagamitang transport at artillery. Sa gera laban sa imperialismong US, atubili si Khrushchev na tulungan ang Vietnam dahil sa patakarang detente sa US. Ang China ang tumulong ng puspusan sa Vietnam mula sa umpisa ng gera laban sa US, nagambag ng mga sandata, pagkain at transport. Habang buhay si Ho Chi Minh hanggang 1969, tinitiyak niyang makatulong ang China at Unyong Soviet sa Vietnam kahit na may hidwaan ng Unyong Soviet at China. Nakatulong ng malaki ang Unyong Soviet sa Vietnam sa panahon ni Brezhnev sa pagbibigay ng mga ilang malakas at mabisang sandata
Halimbawa, mga portable na rocket-propelled launchers na naglaglag ng galibong eroplano ng US, lalo na mga bomber, attack helicopter at UAV o unmanned aero vehicles. Dito na rin din ang US sa malaking gastos na walang ganansya. Okay. Salamat po, Kajoma, sa inyong kasagutan at pasasalamat din po sa lahat ng progresibong pangmasang organisasyon, institusyon at ibang pangmasa na patuloy na nakikipag-aralan sa amin upang mas malalim na maunawaan ang ating lipunan at sasalukuyan at kung paano tutugon sa mga suliranin ng ating bansa. Sana patuloy pa ang inyong pagsubaybay sa mga online class ng Paaralang Jose Maria Sison. Sana mas lumami pa ang ating mga viewer na papanood po tayo ngayon via Facebook Live sa ating page ng Paaralang Jose Maria Sison. At ang mga previous na webinar namin ay mapapanood din sa page ng Paaralang Jose Maria Sison at sa YouTube. Ang mga topic o kurso ng PGMS ay hindi lamang limitado sa mga progresibong grupo, kundi welcome po ang lahat ng gustong matuto at mamulat para po ito sa lahat ng nagmamahal sa atin sa bansa. Kaya po sa lahat po ng nanonood sa Zoom at saka sa Facebook, ay inaanyayahan po kayong mag-post o mag-komento ng inyong mga reaksyon at mga katanungan. Edi magpatuloy po tayo sa pagtatanong. Edi Prof, ito po sa number 5. Ano ang mahalagang salik o sundata sa pagtatagumpay ng kilusan sa Vietnam? Ano ang mahalagang aral na ating mapupulot dito? Sa inyong palagay, sa aling aspeto na nagkakapareho o nagkakaiba ang digmang bayan sa Vietnam at sa Pilipinas o maging sa China at saka sa Russia? Kabilang sa mahalagang salik o sundata sa pagtatagumpay ng rebolusyonaryong kilusan sa Vietnam ay mga sumusunod. Kapasyahan ng mamamayang Vietnamese na lumaban at lumaya sa kuko ng mga imperialista, ang pamumuno ng Partido Komunista at uring proletaryado, ang hukbong bayan at digmang bayan at ang nagkakaisang prente para sa pambansa at panlipunang liberasyon. Sa paggamit ng mga salik o sandatang ito, kailangang humango ng mga aral at matuto para ipagwagi ang revolusyon sa Pilipinas. Parehong natuto ang mga komunista at mamamayang Vietnamese at Pilipino sa naunang karanasan ng China sa pagsasagawa ng digmang bayan laban sa makabagong imperialismo at mga puppet nito. Pero wala sa karanasan ng Pilipinas ang pakinabang ng Partido Komunista ng China na makapag-supply ng armas ang Unyong Soviet sa alyansa ng Kuomintang at Partido Komunista ng China noong 1924 hanggang 1927 at sa ikalawang alyansa ng 1936 laban sa Japon mula 1936 hanggang 1945. sa mga komunista ng Pilipinas, mas nakinabang mga Vietnamese sa pagkatalo ng Japon sa ikalawang digmang mundyal at sa tagumpay ng Rebolusyong Chino 1949. Bali ano, binaboy ng mga magkakapatid na laba ang armadong kilusan laban sa Japon. At ang natira lamang na pinakinabangan ng muling itinatag na Partido Komunista ng Pilipinas noong 1969 ay yung nasa Tarlac, gano? Kaya bale no, kung ikumpara ang protracted people's war ng Pilipinas sa pamumuno ng CPP, kailangan mag-umpisa yan ng 1969 kasi halos wala na ang Partido Komunista, naunang Partido Komunista at hukbong bayan at yung malaking bahagi ng tira-tira ng remnant ng lumang hukbong bayan ay nasa pamumuno ni ng bandidong sumulong. Dahil sa mga mayor na kamalian ng mga magkakasunod na liderato ng magkakapatid na laba, hindi na maksimisa ang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino na magbuo ng malakas na hukbong bayan sa panahon ng okupasyon ng Japon. Nakupot ang hukbalahap sa
Central Luzon at sa ilang bahagi ng Timog Katagalugan. Dahil sa kapuluan ang Pilipinas at walang kaborder na bansang makakatulong sa revolusyon, hindi na kinabang ang Pilipinas sa panalo ng mga partidong komunista sa Asian mainland sa anyo ng tuwirang ambag na armas. Sa pag-umpisa ng pagkikitigma ng South Vietnam National Liberation Front katulad ng CPP at NPA na nag-umpisa sa gerilyang pakikidigma. Pero sa kalaunan, nakinabang ang mga revolusyonaryo ng Timog Vietnam sa armas na tulong ng Democratic Republic of Vietnam, China o Unyong Soviet. Ang karanasan ng CPP hindi katulad ng karanasan ng Partido Komunista ng China na may pagkakataon sa mga taon ng 1924 to 1927 na may mga rehimento ng National Army sa ilalim ng Kuomintang na nasa pamumuno ng mga kadre at commander ng Partido Komunista ng China, at lumipat ang mga ito sa pulang hukbo ng magtaksil si Chiang Kai-shek noong 1927. Alam niyo, malaki ang impluwensya ng Partido Komunista ng Pilipinas sa National Revolutionary Army sa ilalim ni Sun Yat-sen, yung training school for military officers sa Whampoa Academy. Ang ganito, political commissar ay si Chou En-lai. Kaya maraming na-impluensyahan na, no, na general ng Kuomintang at na lumipat sa revolusyonaryong panig ng Partido Komunista ng China. Pero katulad ng karanasan ng CPP, ang naunang pag-umpisa ni Mao, independenteng doon sa yung naunang pag-umpisa na ni Mao na independente sa dating kasaysayan ng Partido Komunista ng China. Nagtayo si Mao ng digmang gerilya sa Ching Kan San bago dumating mga rehimento na humiwalay sa National Army ng Kuomintang. Okay po, marami pong salamat Ka Joma sa pag-input ninyo sa amin kung ano yung mga salik na nagtagumpay ang Vietnam sa kanilang pakikibaka para sa pambansang pagpapalaya. Di hindi talaga maiiwasan yung paghawak sa armas at pagkakaroon ng armadong pakikibaka, digmang bayan at muna ng Partido Komunista na meron din dito sa Pilipinas, hindi sapat ang parlamentaryong pakikibaka, no? Marami pong salamat. Parang po sa ating ika-anim na katanungan sa paglulunsad ng pakikidigmang gerilya. Gumamit ang South Vietnam National Liberation Front o yung mas kilala sa tawag na Viet Cong ng malalawak na underground tunnel system. Sikat ang Vietnam dyan, tulad ng sa Puchi, kung saan gumamit ng mga booby trap ang hukbong mapagpalaya. Kung sa Pilipinas po kaya, aplikable rin ba ang ganitong taktika? Dahil sa air power ng kaaway ng US, lalo na dahil sa paggamit ng mga mataas na eroplano, attack helicopter at mga drone, madaling matanaw ng kaaway ang malaking formasyon ng NPA. Kung gayon, dapat magpakahusay ang NPA sa paggamit ng mga tunnel, booby trap at iba pang paraan para itago ang pagkilos at pagtitipon ng malaking formasyon. Sa ngayon, ang technical level ng NPA, kwan, marunong gumamit ng landmines, no? At ito kinukumbina sa ano yon, gunfire sa mga ambushes. At dito ano, nasasaktan ng husto ang kaaway. Pero ano, kailangan pa rin nilang ano, lutasin ang problema ng air power. Paano sila natatanaw mula sa itaas. At ano naman, dahil ang NPA nasa antas pa lang ng ano, mga platoon sa pagkilos at mga opensiba, ano pa, madali silang ano, pakilusin ng ano, ng lehem sa ilalim ng ano, karimblan, sa ano, sa pamagitan ng paggamit ng gabi, night operations at iba pa. Applicable at kailangan ng mga taktika ng gumagamit ng tunnel, sukal, gubat at mga burol at bundok.
Dagdag pa riyan, dapat sa kalaunan magkaroon din ang mga kasangkapan at kakayahan ang NPA at masa tulad sa Vietnam na tirahin at ilaglag ang mga sandatang panghimpapawid ng kaaway. Malaking lugi ng kaaway kapag malaglag mga mamahaling sandatang panghimpapawid nito o kaya sa mga base pa lang nila at sa mga o sa mga lugar na dinadapuan kaya ng NPA at masa nasirain ang mga sandatang panghimpapawid ng kaaway. Maraming karanasan ng NPA na natitira nila yung mga helicopter habang nasa ground pa lamang o kaya sa kanilang mumunting sa mga mumunting base ng kaaway o kaya sa pagdapo ng helicopter sa ground nakaabang ng NPA para tirahin yung helicopter. Kaya may mga taktika nang ginagamit niyan. Pero sa ngayon may mga portable mumurahin na compared sa ilalaglag na eroplano, malayong mura yung portable anti-missile o na rocket propelled gamit. Okay po, marami pong salamat Prof, no. Ipaliwanag lang din po natin yung katanungan no sa 6 sa pag-aaral po ng Vietnam, hindi po natin maiwasan na pag-aralan ng kanilang pakikidigmang gerilya dahil ito po ang kanilang karanasan. At tinanong din po natin in order of comparison lang sa nangyayari sa Pilipinas dahil sa Pilipinas hindi rin naman maiwasan na magkaroon ng armadong pakikibaka. Nandyan yung mga iba't ibang army katulad ng NPA at ng iba pang mga liberation front, no, arming ng iba't ibang sa Pilipinas. Kaya baka maretag tayo dito pero nilinaw natin na for the sake ng pag-aaral lamang ito sa lipunan na merong nagaganap na ganito sa atin sa Pilipinas, merong digmang bayan dito sa Pilipinas. So, yun lang po yung paliwanag natin sa 6 at tungo po tayo sa question number 7, may tunggalian sa pagitan ng China at Revisionistang Union, Soviet, sa kasagsagan ng Vietnam War. Anong epekto nito sa Partidong Proletaryo ng Vietnam? Malaki ang utang na loob ng Partido Komunista ng Vietnam sa Partido Komunista ng China sa teorya at praktika ng digmang bayan at mga tulong sa unang 10 hanggang 15 taon ng digmaan laban sa imperialismong US. Tumanggi ang China sa demand ng SU ng Soviet Union na magtayo ng base militar sa loob ng China para daw mas matulungan nito ang Vietnam. Tumanggi ang China dahil sa pagsasaalang-alang sa integridad teritorial ng China. Pero nakagawa pa rin ang Vietnam, Democratic Republic of Vietnam at Soviet Union ng mga paraan para makapagbigay ng malalakas na sandata ang Soviet Union sa Democratic Republic of Vietnam. Mahalaga yung mga anti-aircraft missiles na binigay ng Soviet Union sa Democratic Republic of Vietnam at sa mga unit ng South Vietnam National Liberation Front. Patuloy naman din ang pagtulong ng China sa Vietnam at nag-warning pa ito sa US na kung gumamit ng nuclear weapons ang US, wala nang borders ang gera. Pero mga Vietnamese naging mas makiling na sa Soviet Union sa later stage ng tinawag na Vietnam War dahil sa malaking tulong naman din ng Soviet Union sa pakikipindigma nila sa US. Nang manalo ng Democratic Republic of Vietnam at South Vietnam National Liberation Front noong 1975, na pag-isa na ang Hilaga at Timog sa ngalan ng Socialist Republic of Vietnam noong 1976. Nanalo rin ang Khmer Rouge sa Cambodia na nang ibinagsak ang Lon Nol government ng US noong 1975. Ang Cambodia naman, nakinabang sa dagsa ng suporta ng China, no? Sa anyo ng armas. Pero umigting ang kontradiksyon sa pagitan ng Vietnam at Cambodia sa ilalim ng pamumuno ng Khmer Rouge kaugnay ng ideological at political na tunggalian ng Unyong Soviet at China at mga issue sa loob ng Vietnam at Cambodia. Matindi at lantad ang tunggalian ng Cambodia
sa pamumuno ng Khmer Rouge at Vietnam, kaugnay ng tunggalian ng Unyong Sobyet at China, ang pangunahing panlabas na suporta ng Khmer Rouge, Unyong Sobyet ang pangunahing suporta ng Vietnam, hindi na panghawakan ng mabuti ni Pol Pot ang kanyang kontradiksyon kay Heng Samrin na pinuno rin ng Khmer Rouge at tampok na commander ng hukbo. Kinuha ni Heng Samrin ang suporta ng Vietnam sa kanyang panig. At sa Disyembre 1978, linusob ng Vietnam ang Cambodia at pinatalsik ang Khmer Rouge sa Phnom Penh. Inokupa ng Vietnam ang Cambodia at ilinagay sa kapangyarihan si Heng Samrin. Gumawa ang China ng pagparusa sa Vietnam pero nabigo ito. Ang Khmer Rouge ay nagpatuloy ng digmang bayan laban sa gobyerno ni Heng Samrin. Itinayo noong Enero 7, 1979, ang batayan ng naging People's Republic of Kampuchea bilang kapalit ng Democratic Kampuchea. Gumawa ang China ng pagparusa sa Vietnam. Nabanggit ko na ito, no? Pero na sandali lang yon noong 1970. Ang Vietnam naman nag-ukupa sa Cambodia mula 1979 hanggang 1989. Dahil sa suporta ng US at China, nagpatuloy ang Coalition Government of Democratic Kampuchea sa pamumuno ng Democratic Party of Kampuchea, kabilang ang pinamumunuan ng Khmer Rouge sa UN hanggang 1990. Ang Khmer Rouge ay nagpatuloy ng digmang bayan laban sa gobyerno ng Heng Samrin hanggang sa pagkamatay ni Pol Pot noong 1998. Sa tingin ko, may katangiang mapusok at marahas si Pol Pot at malimit na may tendensyang kaliwang oportunista. Sa maagang panahon ng kanyang pamamahala, madaling mataranta at gumawa ng labis na reaksyon sa halimbawa sa Mayagüez incident, yung pagdaong ng barko ng Amerikano, gumawa ng utos na magsilikas ang lahat ng tagalunsod sa kanayunan at lumahok sa digmang bayan at produksyon na pagkain. Paulit-ulit din ang labis na reaksyon sa mga pinapalagay na kontra-revolusyonaryo at suwayin sa mga patakaran. Kung minsan tinatawag ko, noon pa man, tinatawag ko na si Pol Pot na anarcho-communist, no? Mas anarkista kaysa komunista sa katotohanan. Tingnan, nakinabang lang yung sa biglang na malaking supply nang galing sa China. Tingnan naman natin ang mga kaugnay na pangyayari sa China. Matapos magkudita si Deng Xiaoping sa China noong 1976, lalong sinamantala niya ang hidwaang Chino-Soviet Union para magsagawa ng mga kapitalistang reforma, pakikipagkaibigan sa US at pagpaintegra sa global na sistemang kapitalista. Sinalakay ng China ang Vietnam bilang parusa sa pangimasok sa Cambodia. Pero sa katotohanan, iniutos ni Deng ang pagsalakay sa Vietnam para sumipsip siya sa US. Sa kalaunan, lumitaw sa dekada ng mga 1980 na ang overall plan ni Deng ay likidahin o lusawin ang mga sandatang pakikibaka sa Timog Silangang Asya sa ngalan ng peace and development at mabuting pakikipagrelasyon sa US. Okay po, marami pong salamat, Professor, sa inyong pagsagot sa question number 7. Pagbati sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live at dito sa Zoom meeting, edi mabuhay po kayo at makipag-aral po tayo tungkol sa karanasan ng Vietnam at ng Pilipinas. Para po sa ikawalong katanungan, naglunsad ng pasistang lagim ang imperialismong US at South Vietnamese government na tinaguri ang Operation Phoenix noong 1965 laban sa kilusang revolusyonaryo at mamamayan.
Maaari niyo po bang ilahad ano ang programang ito at ano ang pagkakahintulad nito sa programang kontra insurensya na inilulunsad ngayon sa Pilipinas? Ano ang mahalagang aral sa karanasan ng Vietnamese sa pagharap at pagdigo dito? Ang Operation Phoenix ay programa ng CIA ng US sa Timog Vietnam para siraan at sirain ang imprastrukturang pampulitika ng South Vietnam National Liberation Front at paslangin ang mga kasapian at mga taga-suporta nito. Mga 80,000 ang pinatay sa panahon ng 1965 hanggang 1972. Pero bago pa man at kahit natapos na ang official Operation Phoenix, gumawa ang mga death squad ng US at puppet na gobyerno ng malawakang pagpaslang sa mga pinaghihinalaang revolusyonaryo. Katulad ng Operation Phoenix, ang ginagawang red tagging, paninira, pananakot, pagtorture at pagpaslang na ginagawa sa ilalim ng Berdugong Rehimen ni Duterte sa ilalim ng Uplan Kapayapaan, Kapanatagan at iba pa. Ngayon, meron ng batas ng terorismo ng Estado tulad ng Anti-Terror Act, lalong umaalagwa ang red tagging hanggang pagdukot at pagpatay sa mga pinakihinalaang revolusyonaryo, mga kritiko at oposisyon sa rehimen. Ang malawakang pagdukot at pagpaslang ay ginawa rin sa panahon ng martial law ni Marcos. Ang mahalagang aral na makukuha mula sa Operation Phoenix ay iba yung lumakas ang paglaban sa mga imperialista at mga reaksyonaryo dahil sa salungat sa sambayanang Vietnamese sa ganitong operasyon. Nagpakahusay sila sa pagkilos na lihim pero lumaganap at tumalas ang diwa, pagkilos at mga pamamaraan sa paglaban sa kaaway. Tumindi at lumaganap ang mga tambang na isinigawa ng hukbong bayan at lumaganap ang gawaing pasabog at demolisyon laban sa kaaway. Tunay na nakakasuklam yung pasismo at lagim yung gerang agresyon na ginagawa ng US hindi lamang sa Vietnam kundi sa iba't ibang mga bansa na gusto niyang masakop, no? Kanina sinabi ko na sa pagtalakay natin tungkol sa NPA at itong pagtalakay natin ay maaaring maging biktima tayo ng red tagging ng gobyerno, pero hindi tayo matakot o kung kahit na natatakot tayo, dapat patuloy tayo na palayain ang ating kaisipan, no? Mag-aral pa rin tayo ng lipunan dahil gaya nga ng ginawa sa Vietnam, no? Kahit na dihado sila sa superior na US ay nanalo sila dahil mapagpasya ang kanilang ginawa na magkaisa at lumaban para dito, no? At umiinit na po yung ating talakayan. Di, mabuti po na mag-break muna tayo sa pamamagitan ng pangkulturang pagtatanghal. Di, inihahandog po ng Paaralang Jose Maria Sison ang isang tula mismo ni Jose Maria Sison na may titulo na The Long Struggle for Freedom. Oh, teka lang ha. Dali lang. Prepare ko lang. Dali. Okay. Sige. Kailangan. Medyo bagal lang yan. Dali. Nasa kalagitnaan na po tayo ng mga tanong. Meron tayong question 16, no? At makakatanggap po tayo ngayon ng mga dagdag na katanungan. Hinihikayat pa po na magtanong po tayo. Mag-comment lang po sa ating Facebook o kaya sa Zoom ng inyong mga reaksyon at ng mga katanungan. E di, mainit na po ang ating talakayan tungkol sa pakikibaka para sa kalayaan. Saktong-sakto po dahil kahapon, ipinagdiwang po natin yung o ng independensya ng bansang Pilipinas. Pero may malaki pong katanungan na totoo nga ba na malaya ang ating bansa, no? Okay na. Yun yung ating inaalam. Adi, ito na po ang ating pangkulturang pagtatanghal. Ito, no? Marami pong salamat. Di, nasa kalagitnaan na po tayo ng mga tanong, pero hinihikayat po ang lahat na mag-post po ng inyong mga reaksyon at katanungan tungkol sa ating paksa, no? Karanasan ng Vietnam sa pamansang pagpapalaya. Di, pang-siyam po na katanungan, sa gitna ng Vietnam War,
ay nagkaroon din ng mga usapang pangkapayapaan. Ano ang sitwasyong nagtulak dito at ano ang mga aral na ito sa pagharap sa usapin ng digma at kapayapaan at usapang pangkapayapaan? Habang lumalaban ang South Vietnam National Liberation Front sa Timog Vietnam at palaban ang Democratic Republic of Vietnam sa Hilaga, sinasabi nila na pwedeng pag-usapan ang paglisan ng US sa Vietnam. Pinatindi rin ng agresyon ng US sa kalupaan ng Timog at ang pambobomba sa Hilaga. Pero dahil sa Tet Offensive at napakaraming eroplano ng US ang nalaglag, narindi ang US sa gastos sa gera na walang pag-asang manalo. Dumarami ang patay na sundalong Amerikano at mga bihag. Karamihan sa 58,000 death casualties ng US ay napatay na noong 1969, samantalang nakapatay na rin ng US ng higit na 3 milyong Vietnamese na karamihan ay civilian. Garapal na garapal ang pabrutalidad ng US sa paggamit ng bomba at lason ng Agent Orange at masyadong magastos na sa US ang gera. Sa buong daigdig at sa loob mismo ng US, kinamuhian ng mga mamamayan ang agresyon ng US. Matindi ang social unrest at mga protest mass actions sa US mismo. Malaking faktor ang malakas na pagtutol ng mamamayan ng US at ng daigdig sa gera ng agresyon ng US. Sa gayon, nag-alok na si Johnson ng peace talks at inumpisahan ang paghahanda nito noon pang unang kalahati ng 1968. Ipinagpatuloy ni Nixon ang peace talks. Apat na mayor na sangkot sa gera nag-usap sa Paris, US, Republika ng Vietnam, DRB at South Vietnam National Liberation Front. Sa kalaunan, nagkaroon ng peace accords noong 1973 na may mga provision tungkol sa ceasefire, palitan ng mga prisoners of war at pag-urong ng US mula sa Vietnam. Okay, pwede din tayo sa susunod na tanong. Okay po. Ang kasunod na katanungan, number 10, sa panahon ng Vietnam War, umani ng matinding kondemnasyon ang imperialismong US. At sa kabilang banda naman, ay umani ng malawak na simpatya ang National Liberation Front ng South Vietnam at reunification sa international community. Ano ang mga salik dito at ano ang mga aral na sa usapin ng gawaing internasyonal? Tutong sa panahon ng Vietnam War, umani ng matinding kondemnasyon ang imperialismong US at sa kabilang banda naman ay umani ng malawak na simpatiya ang National Liberation Front of South Vietnam at reunification sa international community. Makatarungan ang panig ng sambayanang Vietnamese na lumalaban para sa pambansang kasarinlan samantalang di makatarungan at labis na marahas at mapang-ape ang panghihimasok ng imperialismong US. Una sa lahat, ginawa ng sambayanang Vietnamese sa Timog at Hilaga ang kaya nilang gawin para lumaban at gapian ang kaaway, imperialismong US at mga lokal na puppet nila. Ikalawa, nagkamit sila ng suporta mula sa mga bansang nakapagbigay ng tulong na ekonomiko at kasangkapang militar. Nakakuha rin sila ng malakas na tulong na moral at pampolitika mula sa mga mamamayan ng daigdig, lalo na sa mga bansang inaapi tulad ng Pilipinas at pati na sa US at iba pang bansang abanteng kapitalista. Modelo para sa kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas at iba pang bansa ang pagkamit ng mga Vietnamese ng suportang internasyonal. Marami pong salamat. Para po sa ikalabing isang katanungan, ano ang naging impact ng Vietnam War sa henerasyon ng kabataan
noong dekada 60 at 70, no? Maaaring nyo bang ikwento sa amin kung paano nyo nirali ang malaking bilang ng kabataan noong dekada 60 sa panahon nyo po nung kayo ay nasa kabataang makabayan pa laban sa Vietnam at partisipasyon dito ng Pilipinas? Ano ang mga mahalagang aral na matututunan sa US imperialist aggression, Vietnam War bilang rallying issue sa usapin ng pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kabataan sa isyong labas sa kanilang sektor? Malaki ang impact ng Vietnam War sa henerasyon ng kabataan sa buong daigdig sa mga dekada ng 1960 at 1970, lalo na sa Pilipinas na kapatid at kapitbayan ng Vietnam, at ang mamamayang Pilipino ay dumaan sa agresyon, kolonisasyon at patuloy na dominasyon ng US. Malaking issue ang Vietnam War sa Pilipinas dahil ginagamit ng US ang base militar niya rito bilang lunsaran ng agresyon, at pinilit pang Pilipinas na sumama sa agresyon sa pamamagitan ng Philippine Civic Action Group PILCAG. Sa gayon, malaking bahagi ng pagkilos ng kabataang makabayan at mga aliadong puwersa sa pagkundina at paglaban sa agresyon ng US at pagsuporta sa makatarungang layunin ng Vietnam na ipagtanggol ang pambansang soberaniya, maraming publikasyon at masang protesta sinagawa ng KM na nakatuon sa pagsuporta sa mga mamamayang Vietnamese. Nakausap ko sa Beijing noong 1966 sa mga kinatawan ng Vietnam. Pinakatampok sa mga protesta sa Pilipinas ay yung nangyari noong October 23 at 24, 1966 laban sa Manila Summit na pinamunuan ni Johnson para mangalap ng suporta para sa agresyong US. Inaresto kaming gumawa ng panimulang piket sa harap ng Manila Hotel sa gabi ng October 23. Sa sumunod na araw, higit sa 2,000 estudyante ang dumagsa sa hotel para kundinahin ang summit. Madugong sinupol ito ng mga puppet na tropa at pulis. Pero nagbunga ito ng October 24th movement na nag-udyok sa kabataang mag-imbestiga at kumilos sa hanay ng mga uring manggagawa at magsasaka para magbuo ng kilusang pambansang pagpapalaya tulad sa Vietnam. Naging inspirasyon ng kabataang Pilipino ang mamamayang Vietnamese. Marami pong salamat, Ka Jovan, no, sa pagbabahagi niyo sa amin ng inyong karanasan ng kabataang makabayan dun sa naganap na Vietnam War, no. Ito yung notes sa mga kabataan ngayon, no, na hindi lang dapat tayo tama, no, na ipaglaban natin yung karapatan ng mga kabataan, pero hindi tayo dapat nagpapakupot lang doon, kundi ini-immerse natin ang ating sarili sa iba't ibang mga sektor sa laban ng mga manggagawa at mga magsasaka, mga maralita, no, dahil mahalaga ang papel natin sa pagtulong para sa pagpapalaganap ng propaganda at edukasyon sa hanay nila. At hindi lamang dapat tayo nakatuon sa isyu ng ating bansa, kundi sa mga internasyonal na usapin. Yan yung mahalagang aral na mapupulot natin dito. Di, para po sa 12th katanungan, ang Tet Offensive ay isang panandang bato sa digmang bayan sa Vietnam. Ipinalalabas sa mainstream media na isa raw itong military defeat, pero psychological victory. Ano ang inyong pagsusuri dito? Hindi military defeat, Tet Offensive. Sa mga ilang maka-imperialista o yung mababaw ang pag-intindi sa labanan, dahil hindi tinuloy yung pag-ukupa sa mga kalunsuran, sinasabi nila ay nabigo, natalo. Tulad ng mga nagsasabi, hindi pa nananalo pagkatagal-tagal na ang protracted people's war sa Pilipinas, kaya talo na. Yan sinasabi ng mga ilang taksel. No? Ngayon, ang pamalaking tagumpay ng Tet Offensive ay ipinamalas sa mga Amerikano na kaya ng SPNLF na lusubin ang kahit anong lungsod at kayang sabay-sabay na tirahin ang mga puwersa ng kaaway sa lungsod. Yan ang malaking panalo
ng mga Vietnamese. Matapos ang salakay, umatras ang hukbong mapagpalaya na buo dahil hindi pa panahon na lubusang agawin ang mga kalunsuran ng Timog Vietnam. Alam ninyo, sa karanasan ng China, ang puwersa ng Estados Unidos ay nasa loob na ng China. Pero nung ipinakita ng Partido Komunista ng China na kaya nilang lusubin ang tatlong malalaking syudad sa China, umatras na itong mga duwag na Amerikano. Tagumpay na militar, pampolitik at psikolohikal ang Tet Offensive. Ipinamalas at pinatunayan ng mamamayang Vietnamese at kanilang hukbo sa mga agresor at sa buong daigdig na kaya nilang pasukin ang mga lungsod ng Timog Vietnam at magbigay ng matinding dagok at malubhang pinsala sa kaaway. Nakumbinsi ang US na hindi niya kayang gapin ang sambayanang Vietnamese. Sa gayon, nagpasyang makipag-usap ang US upang umurong mula sa Vietnam matapos ang paglagda ng Paris Accords ng 1973 at komitido na sa papel at gawa ng US sa pag-urong mula sa Vietnam, naghanda na ang mga mamamayan at puwersang revolusyonaryo ng Timog at Hilagang Vietnam na gumawa ng General Offensive sa taong 1975. Naging preparasyon ng General Offensive ang Tet Offensive at Paris Accords ng 1973. Magdadagdag ako ng ilang comment. Alam niyo, ang pinakamagandang pagkakataon na mag-peace negotiation ang kilusang revolusyonaryo tulad ng kilusan sa Vietnam at sa Pilipinas ay yung gawin sa bisperas ng panalo para matiyak mo na may palitan ng mga POW at malayang salakayin na ng hukbong bayan ang mga kampo at mga lungsod na wala ng prisoner of war ng kilusang revolusyonaryo na sa kamay ng kaaway. Ayun naman, yung kaaway naman natutuwa dahil napalaya yung kanilang mga sundalong bihag. Pero the best instance ng peace negotiations ay kapag malapit ng matalo yung kalaban at mag-surrender na. That's the best. At peace negotiations, very costly yan. Yung ceasefire talks no 19 sa panahon ni Cory Aquino 1986 very costly yan dahil ginawa sa Pilipinas ang pag-uusap, maraming pinatay pagkatapos ng ceasefire talks. At dito kahit mas maingat yung pag-uusap sa labas ng bansa, yung mga umuwi sa Pilipinas, mga peace consultants at iba pa, pinapatay na itong animal na Duterte regime. Kaya kung may pag-uusap pa, ang mga mag-uusap ay aalis sa bansa, sa foreign venue mag-uusap, at hindi na sila babalik sa Pilipinas. Yan ang isang leksyon na makukuha. Ibig sabihin, ginagawa ng kalaban ang peace negotiations para manloko sa mga mamamayan at para maniktik sa mga tauhan ng kilusang revolusyonaryo. Sakamit ka. Okay. Okay po, marami pong salamat ka Joma. No? Inilinaw po niya na tagumpay na militar, pampolitika at psikolohikal ang Tet Offensive ng Vietnam, no, na ipinamalas at pinatunayan ng mga mamamayang Vietnamese at ng kanilang hukbo sa mga agresor na kaya nilang lumaban at magtagumpay, no. Di para po sa number 13 po na questions, pagkatapos ng tagumpay ng Vietnam, ano ang tinahak nitong landas? Meron ba kayong pagsusuri sa naging outcome nito at sa anong klaseng lipunan ito ngayon? Ano ba ang sinasabing reformang Doi Moi sa Vietnam? Pagkatapos gapiin ang imperialismong US, nagsanib bilang sosyalistang republika ang buong Vietnam, ang Timog Vietnam at Democratic Republic of Vietnam. Bentaha
na dating sosyalistang estado ng Democratic Republic of Vietnam at may ayuda ang Unyong Soviet, pero hindi pa rin umunlad ng malaki dahil sa gera ng agresyon ng US. Kung may gastos sa panig ng agresor, meron din ano, meron din ano yon, cost para sa biktima ng agresyon. Lubhang mahirap ang kalagayan ng Timog Vietnam dahil may 3 hanggang 4 na milyong Vietnamese ang pinatay ng US at malaking destruksyon ang ginawa sa infrastruktura ng Timog Vietnam sa pamamagitan ng malaganap na pagbomba at paglason sa kapaligiran sa pamamagitan ng Agent Orange. Karamihan sa mga namatay sa Vietnamese ay mga civilian, samantalang 58,000 lamang sa sundalong Amerikano ang namatay sa gera. Alam niyo, walang ikinaiba yung bangis ng kaaway sa Pilipinas, walang ikinaiba sa bangis ng mga Amerikano at puppet nila sa Vietnam. Ang NPA, magaling pumuntirya at nakalipol yan ng 13,300 na sa loob ng sa panahon sa pakikipaglaban sa kaaway, pero yung hayop na hukbong reaksyonaryo pumatay ng 40,000 na civilian. Ang pinagkakainitan nila yung mga civilian tuwing manalo ang NPA sa mga opensiba nito. Panahon ng rekonstruksyon at mga batayang reforma ang gumawa sa ekonomiya ng Timog Vietnam sa mga panahon ng 1975 hanggang 1986. Nakaugnay sa Unyong Soviet at Comecon na sa panahon iyon ay nagkakaroon na ng mga problema bunga ng modernong revisionismo at pagbulusok ng ekonomiya. Malaki rin ang ginagastos ng Unyong Soviet sa arms race at panghihimasok pa nito sa Afghanistan sa dekadang 1980. Sa panahon ni Gorbachev, lalong lumiit ang kakayahan ng Unyong Soviet na mag-ayuda. Isinisigaw pa niyang mabigat na bagahe ang mga bansang lumaya sa imperialismo, samantalang naniningil ang Soviet Union ng mataas na interes sa mga pautang. Sa 1986, inilunsad ang tinaguriang Doi Moi. Samantalang minantine ang state ownership at control sa mga estratehikong empresa at may pagpaplano sa ekonomiya, pinaluwagan at pinalawak ang pribadong sektor. Pinahusay ng Vietnam ang relasyon sa China at pinalawak ang relasyon sa pamumuhunan at kalakalan sa US, Japan, China at Timog Korea. Sa 1991, nalusaw ng Unyong Soviet at Rusya na ang kapalit na kaugnay ng Vietnam. Patuloy ang padron ng ekonomiya na bukas ang Vietnam sa malawak na ugnayan sa mga bansang imperialista at paglawak ng pribadong sektor at paglaki ng burgesya sa loob ng Vietnam. Isang tanong kung hanggang kailan bago itapon ang bandilang pula tulad sa Unyong Soviet. Isa pang tanong kung anong mangyayari kung magkagulo uli nang malakihan dahil sa lumulubhang krisis ng global na sistemang kapitalista. Sa ngayon, katulad lang sa Pilipinas, ang ekonomiya sa Vietnam, liban sa kontrolado ng estadong ilang mayor na industriya at may state planning patulad sa China, ang tangkos ng paglaki ng ekonomiya sa Vietnam ay mas mataas na kaysa sa Pilipinas. Okay po, marami pong salamat sa pagbabahagi sa amin kung ano na yung current situation ng Vietnam sa kasalukuyan. The 15, 16, last 3 questions na po natin. Pero may mga sumulpot na po tayong 3 panibagong katanungan. Titignan po natin kung aabot pa ang mga ito, no? Di, para po sa question number 14, sa kabilang banda sa inyong palagay, bakit naman nabigo ang ibang partidong proletaryo at kilusan sa pambansang pagpapalaya sa Asia tulad po ng sa Indonesia, sa Malaysia, Burma, Thailand at North Kalimantan? Kamusta naman ang Laos na nagtagumpay at nakatindig pa rin sa kasalukuyan? Ano po yung tingin niyo sa Cambodia na nagtagumpay ngunit kalaunan ay nagapi? Ano ang mga naging pagkakamali sa linya nila Pol Pot? Kung ano ang malaki ang pangyayari,
sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. May iba't ibang dahilan. May hindi pa tapos ang tanong. Ay, okay na po. Pakisagot na po ka, Joma. Tapos na. Sinabi ko na may iba't ibang dahilan sa Timog Asya kung bakit nabigo ang revolusyon. Dahil sa impluensya ng modernong revisionismo at kawalan ng kahandang maglunsad ng digmang bayan, nadurog ng US at mga puppet nitong Indonesia ang Partido Komunista ng Indonesia at masa nito. Minasaker ang 3 milyong komunista at masa noong 1965 hanggang 66. Ang ganap na pagkadurog ng PKI ay may negatibong epekto sa kilusang revolusyonaryo sa Kalimantan Utara, o North Kalimantan, North Borneo. Sa kabila nito, hinango ng CPP mula sa mapait na karanasan ng PKI na dapat kumilos ng lihim at huwag maglantad sa kaaway habang hindi panalo sa digmang bayan. Alam niyo sa nagkakaisang hanay, kahit na yung mga kinatawan ng mga pambansang burgesya tulad ni Sukarno, huwag ipalagay na porque si Sukarnong namumuno sa hukbo, hindi magagamit ng mga imperialista at mga reaksyonaryo ang reaksyonaryong hukbo para supilin ang Partido Komunista. Sa bandang Laos naman, nakinabang ang mga mamamayan sa pagkagapi ng US sa Vietnam. Naitayo rito ang Democratic People's Republic of Laos nang ibagsak ng Patetlao ang monarkiya noong 1975. Nikwento ko na ang Cambodia, kung anong nangyari sa Cambodia. Naging matindi ang tunggalian at gera sa pagitan ng maka-Vietnam na puwersa at panig ng Democratic Cambodia na pinawa ni Pol Pot. May mga kamaliang suhetibista at kaliwang oportunista si Pol Pot at partido niya, dependyente sa China at inabutan ang rehimen ni Pol Pot ng patakaran ni Deng Xiaoping na ilikida ang armadong pakikibaga sa Southeast Asia sa ngalan ng peace and development at good relations with the US and ASEAN. Ang mga partido komunista at hukbong bayan na nasa Asian mainland tulad ng Malaya, Burma at Thailand ay naging biktima rin ng patakaran ni Deng Xiaoping na ilikida ang mga ito sa ngalan ng peace and development and good relations ng China sa US at ASEAN, lalo na Thailand at Malaysia. Magmula pa sa taong 1978, ipinagbawal na ni Deng ang paggamit ng border area para sa malayang ugnayan at pagtutulungan ng mga partidong komunista ng Southeast Asia. Pinasara ang radio station ng mga partido komunista ng Malaya at Thailand, bandang probinsyang Yunnan ng China. Malaking bagay ang pagbago ng patakaran ng China sa ilalim ni Deng Xiaoping tungkol sa digmang bayan sa Southeast Asia. Pero ang pinakamapagpasyang bagay ay mga kamalian at kahinaan ng mga partido komunista na nanghina o nawala sa landas ng digmang bayan. Kaiba sila sa CPP na nagpatuloy sa digmang bayan at iba yung lumakas. Nang sabihin ni Hou Yaobang, Sekretaryo General ng Partido Komunista ng China noong 1982, na walang pag-asa ang Pilipinas na patalsikin ang mga base militar ng US, may prinsipyo at lakas loob ng CPP na magsabi na sa kanya na mali siya, kulang na lang na sabihin na ulol siya. Sa Malaya, kinapos ang Partido Komunista ng Malaya sa paglaban sa estratehiya at taktika ng mga Ingles na imperialista at mga puppet nila tulad sa Pilipinas sa panahong 1946 hanggang 1955. Hindi alam kung paano magpaunlad ng iba't ibang anyo ng pakikibaka
lalo na sa panahon ng armadong puwersa ng Partido Komunista ng Malaya ay nalimita na sa kalupang kaborder ng Timog Thailand. Sa Thailandia noong mga 1960 at 1970, nagkaroon ng malakas na baseng revolusyonaryo ng Partido Komunista ng Thailand sa Northeast Thailand, nakadikit ng Yunnan Province ng China, at madalas magkaroon ng mga kilos protesta sa mga kalunsuran at ibang lugar sa Thailand laban sa mga militarista katugon sa kanilang mga kudeta. Pero ang karamihan ng kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Thailand ay Chino, ha? Doon sa Northeast Thailand, karamihan sa kanila ay Chino at hindi kinaya ng pamunuan at isanib ang mga kabataang Thai mula sa kalunsuran. Malaking balakid din sa ekspansyon ang kustubreng Budista sa Kapatagan at sa pagiging anti-China ng Laos at Vietnam sa mga bulubunduking border area. Hindi alam nila kung paano pakisamahan ang mga Budista. Sa Burma o Myanmar, ang hukbo ng Partido Komunista ng Burma ay binuo ng mga commander at mandirigma na katutubo sa isang rehiyong malapit sa China. Nagbase sa Beijing ang Komite Sentral ng Partido Komunista ng Burma na binubuo ng mga kadre mula sa iba't ibang lugar ng Burma. Dahil sa panunupil ng reaksyonaryong hukbo ng Burma o Myanmar, naging mahirap ang ugnayan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Burma at hukbo, at kinapitan ng lokalismo ang command sa hukbo hanggang nagsariling pahiwalay sa Partido Komunista ng Burma. Okay. Marami pong salamat sa mayaman at malaban sa mga impormasyon na kasagutan ninyo, no? At paumanhin din po kayo makanina, no? Kasi nag-aayos po kami ng mga dagdag na katanungan dito. Kaya po, kung na-interrupt ko man kayo kanina, sorry po. At sa last two question po natin, no? Sa number 15, ano ang inyong overview sa ibang kilusan sa pambansang pagpapalaya sa daigdig sa kasalukuyan, gaya po ng India, Manipur, Palestine, Kurdistan, West Papua, Myanmar, Colombia, Mexico, at ako na maraming bansa yung talagang naglulunsad ng kilusang pagpapalaya. Sa ngayon, inaasahan ko ng India, Manipur, Nepal at iba pang bansa sa Timog Asya ay magiging pinakamalawak na larangan ng mga bagong demokratikong revolusyon tungo sa sosyalismo dahil may mga mawistang partido rito na may hukbong bayan at nagsasagawa ng digmang bayan laban sa imperialismo at mga lokal na reaksyonaryong uri. Sa West Papua o Irian Barat, magiting na lumalaban ng mga katutubong Milanesyo sa mananakop na hukbo ng Indonesia, dapat magtulungan ang mahihirap na masang Indones na dayo at mga katutubo at pamunuan sila ng Partido Komunista para labanan ang reaksyonaryong hukbo ng Indonesia. Mainam na tulungan ng CPP ang PKI para mabuhayan at magkamit ng sariling lakas ang PKI. Sa Myanmar naman, may magandang pagkakataon upang lumakas at mamuno sa revolusyon ang mawisang Partido Komunista dahil sa garapal na pangapi at pagsasamantala ng militarista at pasistang gobyerno at umaalsa na ang malawak na masa ng mga mamamayan. Dating may malakas na hukbo ang Partido Komunista ng Burma, pero ito ay nawala sa pamumuno ng Komite Sentral ng Partido ng Komunista na nakahimpil sa loob ng China. Hindi maliwanag sa atin ang katayuan ng mga Partido Komunista ng Myanmar, Thailand, Malaysia at iba pang bansa sa Timog Silangan ng Asya. Dapat magpalakas sila muli. Maasahan ang kilusan ng sambayanang Palestino na manatili at sumulong dahil labis na mapangapi at mapagsamantalang pag-ukupa ng insyonistang Israel sa Palestina at ang kasabwat nito, ang imperialismong US. May partidong Marxista-Leninista na namumuno sa sambayanang Palestina habang palubha ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista
may pag-asang lumakas at lumawak ang iba't ibang revolusyonaryong puwersa sa Amerika Latina, lalo na sa Colombia at iba pang bansa. Gayon din sa Afrika, ang mapagpasya ay yung pagkakaroon ng Partido Komunista na nagtataguyod ng Marxismo, Leninismo, Maoismo at puspusang naglalapat nito sa konkretong kalagayan. Nanatiling may mga Partido Komunista na namamahala sa China, Vietnam, DPRK at Cuba. Pero sa kaso ng China mula pa 1976, naibagsak na ng burgesya ang proletaryado, subalit nagsasabi pa rin sosyalista. Sa dating Unyong Soviet, ang ganap na paghahari ng uring kapitalista, walang pagkukunwaring komunista o sosyalista. Mabuti kung matanungan ang mga tunay na komunista sa China at sa mga republika ng dating Unyong Soviet kung may batayan ba ang posibilidad na bumalik sa sosyalismo. Okay po, thank you po, Ka Joma, para po sa ika-16 na katanungan. Ano ang maaari ninyong maiwang maikling salita? Ano po yung maaari ninyong maiwang maikling salita bilang lasting legacy ng Vietnam para sa mga kilusan at mamamayang nakikibaka para sa pambansang paglaya? Nasa kasaysayan na ng daigdig na kinayanan ng sambayanang Vietnamese, nagapiin ang imperialismong US. Maraming aral ang makukuha rito ng mga mamamayan. Posibleng manatili ang Vietnam bilang independyente at anti-imperialistang bansa kasabay ng paglaganap ng mga sandatang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan, demokrasya at sosyalismo, at posibleng makatulong sa mga mamamayang nakikibaka sa imperialismo at mga reaksyonaryo. Sa panahon ng 1945 hanggang 1975, ang imperialismong US ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan at naging number one sa lakas militar at ekonomiko dahil nakinabang ng malaki sa World War II. Subalit nang sumabak siyang tuwiran sa ikalawang Indochina War magmula 1960, hindi niya kayang talunin ng mga mamamayang Vietnamese hanggang siya ang matalo noong 1975. Ito ang unang maliwanag pagkatalo ng US sa kasaysayan ng imperialismong US. Nanalo ang mga Vietnamese dahil sa pagtitiwala nila sa sarili. Mahalaga ang tulong mula sa labas, pero baliwala ito kung walang mga mamamayan at mga revolusyonaryong puwersa na determinadong lumaban at nagtitiwala sa sarili. Ito ang pinakamapagpasyang bagay sa pagtatagumpay ng Vietnam laban sa dambuhalang halimaw na imperialismong US. Ito ang pinakamahalagang aral na makukuha natin sa pakikibaka ng sambayan ng Vietnamese. Siyempre, ang susunod na mahalagang aral ay pagtatakda at pagsasagawa ng wastong linya sa revolusyonaryong pakikibaka. Okay po, tama. Malinaw po yung mensahe no, na sa pagtatagumpay po para sa pakikibaka para sa pambansang paglaya. Kailangan talaga ng mahalagang salik yung tiwala sa sarili mismo ng mga mamamayan at ang determinasyon nitong lumaban at yung pagtatakda at pagsasagawa ng wastong linya sa revolusyonaryong pakikibaka. E di, ayun na po lahat ng ating advanced questions para sa topic na ito. At habang umiere po tayo at nagtatalakayan ay may mga add-ons po kaming katanungan. Pasok na po tayo sa ating open forum. Prof, ready na po ba kayo sa... po ay may apat na katanungan na, no? Pwede na po ba kami magsimula sa ating mga katanungan? Ah, teka lang, sandali ah. Ah, sige po. may apat na tanong na? Opo, at nai-forward na rin po namin sa chat box. Sandali ah. Ah, sige po. No. Pwedeng mag-break na tayo, 3 minutes. Ah, sige po. Ayun po, no, natapos na po tayo dun sa ating 16 na katanungan hingil po sa ating paksa, no? Ang title po ng ating
topic ngayon ay landas ng paglaya, karanasan sa bansang Vietnam, no? Ito po yung pinili nating topic dahil kahapon po, ngayong June, no? Ito daw yung ating Independence Day o yung Araw ng Kalayaan. Pero mahalagang tanong kasi na totoo nga ba na malaya ang Pilipinas given sa kanyang current situation sa politika, ekonomiya, at usaping militar at panlabas, no? Nariyan yung nakaibabaw pa rin sa atin, no? Yung neoliberalismo na siyang nagpapahirap sa mga manggagawa at matinding kahirapan ng mga mamamayan, ng mga manggagawa at ng mga magsasaka. Yung sistema po ng ating edukasyon ngayon, no? Dahil sa pandemya ay blended learning na lalong nagpapahirap sa mga estudyante. Pero bago pa man itong blended learning na ito ay talagang kolonyal, commercial, ang orientasyon ng ating edukasyon. Kaya sa mga ganitong mga pangyayari sa ating bansa, mahalaga talagang tanong kung totoo bang malaya yung Pilipinas. Kaya naman tinatalakay natin ito, no, na yung Vietnam, meron silang karanasan na napalaya nila yung kanilang sarili laban sa iba't ibang mga mananakop na bansa gaya ng sa China, ng France, ng Japan, at ng siyempre yung superpower na ginawa sa kanila ng US pero naipagwagi nila ito. Kaya ito yung pinaghahalawan natin ngayon ng aral, no? Na paano ba natin matatamasa yung tunay na demokrasya, no, na may totoong mga karapatan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Meron tayong soberanya na ipagtatanggol natin ang ating teritoryo at yaman. At meron tayong tunay na kalayaan. Sige po, handa na po ba si sa pagsagot sa ating mga karagdagang katanungan? O sige, o, pwede na. Isang tanong, pero ano yan? Babasahin mo na niya. Babasahin mo na yung tanong. Sige po. Sige po. Para po sa unang apat po ito, no, para po sa unang katanungan, ano po yung masasabi niyo sa Masbate incident na kung saan aksidenteng namatay yung dalawang civilian sa bomba ng NPA sa Masbate? Sige po, ayun po yung unang katanungan, yung sa nangyari po sa Masbate. Yan na bang unang tanong? Maling-mali na sabihin na kasalanan ng buong Partido Komunista ng Pilipinas at New People's Army ang tinawag na Masbate incident. At mali rin na sabihin ng ilan na bawal ang command detonated paggamit ng command detonated explosives. Ano yan? Pinapayagan ng ano, Ottawa Treaty at ibang kaugnay na ano, na tratado tungkol sa gera. Ngayon, ang kinakailangan diyan ay imbestigahin mabuti ang insidenteng ito. Kung bakit yung nagbibisikleta, pinagkamalang reaksyonaryong hukbo. Kaso ba ito ng katangahan at kamalian ng ilang individual sa NPA? O kaya sila ba nga talaga ang gumawa? No? O kaya hindi kaya merong hindi matinong pag-iisip na mahala sa operasyon? At hindi tiningnan mabuti. Alam ninyo, kay barrel o landmine, kailangan yan, huwag itutok, huwag gamitin laban sa civilian. Yan ay iron rule ng NPA. At kung linabag yan, kailangan maparusahan ang gumawa ng pagkakamali yan. Ang parusa, ano yan? Nakabatay saan yon? Mayroon bang malisya, malis, o mayroon bang pagkakamali?
Yan ang masasabi ko. Pero may mga taong lumulundag, no? Yung mas ang mas bati incident ay patunay na walang kwentang CPP at NPA. Ay siya ang buong CPP at NPA ang mananagot, no? Kalokohan 'yan. At sasabihin pa, yung ano, yan ang masama sa digmang bayan. Kung walang digmang bayan, walang paglaban sa imperialismong Amerikano at mga nagaharing ore, at kung ikaw ay laban sa digmang bayan ng sambayanang Pilipino, ikaw ay para sa pagpapanetili sa araw-araw na karahasan ng pagsasamantala. Kahit walang kang paglaban sa nagaharing sistema, kahit wala kang paglaban sa nagaharing sistema, ang nagaharing sistema ay gumagawa ng karahasan sa pamamagitan ng pagsasamantala at araw-araw yan. Mabuti pa kung ang sambayanang Pilipino lumaban at matapos ang dalawang imbing na puwersa ng imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Yan ang pumapatay sa maraming tao. Kahit na walang digmang bayan ng mga mamamayan. Yan lang masasabi ko. Imbestigayin ang Masbate incident at tukuyin ang responsibility ng mga individual na may mali siya o gumawa ng mistake. Yan. Yan ang aking masasabi. Okay po, marami pong salamat. Ayan po yung reaksyon ni Ka Joma sa nangyaring insidente sa Masbate, no? At para po sa ikalawang katanungan, mula po ito kay Rodante Padrilanan. Tampok po sa karanasan ng Revolusyong Vietnamese ang iba't ibang tipo ng pag-aalsa, malawakan man o puta-putaki. Paano po ilulugar ang aral sa mga pag-aalsang ito sa karanasan ng Revolusyong Pilipino? Ang maganda sa pakikibaka ng mga Vietnamese, lahat ng anyo ng pakikibaka ay dinevelop, no? At lalo na yung pangunahing anyo ng pakikibaka. Pero sa pagtutuon ng pangunahing anyo ng pakikibaka, sa datang pakikibaka, hindi pinabayaan ang mga legal at mapayapang paraan ng pakikibaka. Kaya yung well-rounded ang strategy and tactics ng kilusa revolusyonaryo. Yung kung ihambing mo ang digmang bayan na inilunsad ng CPP magmula 1969 sa itinakbo ng War of National Liberation ng Vietnam laban sa agresyon ng US. Ano naman, hindi naman sila naglalayo sa Tagal up to now, no? Ang Vietnam ay ang Vietnam War laban sa imperialismong Hapon, Pranses at US. Ano yan, 1941 to 1975, ha? So mga 30, how many years yan? 1975 minus 1941, 34 years, no? Ha? 34 years. Pagkatapos, ang Vietnam may pakinabang na wala sa Philippine Revolution sa ngayon, ha? Meron nang nakatindig na Democratic Republic of Vietnam at tumulong ang China at Union Soviet. Sa Pilipinas walang ganyang suporta sa Partido Komunista. At magmula 1991 pa, talagang wala ka nang maasahan na tulong mula sa labas. Kailangan self-reliant talaga. Ang Pilipinas, sa Pilipinas, ang NPA nag-umpisa lang sa 9 rifles. Ngayon, galibo. Ha? At kaya mabunga at matagumpay yung protracted People's War. Kasi sa buong Pilipinas, may NPA na. Walang lahat sa lahat ng rehiyon may NPA na, at yung karamihan ng operasyon
ng NPA ay platoon size hanggang company. So, yan at yan ay kwan kahit anong gawin na na estratehikong plan ng US at mga reaksyonaryong hukbo, hindi natatalo at lumalaki. Bale, nagkaroon lamang ng malaking panloob na kamalian sa mga dekada ng 1980s. Yung 6,100 ng 1986, nabawasan yan ng 2,000, mga 2,000. Dahil sa kaliwang oportunista, yung military adventurism, yung premature regularization ng mga forces at na pagkatapos nauwi pa sa kampanyang Ahos at iba pang ano at iba pang ano yung operasyon na anti-DPA kuno, no, para pagtakpan yung mga yung batayang error, no. So pero netuwid diyan sa pamamagitan ng second great rectification movement at patuloy ang paglakas at kung saan yung sinalanta ng ano ng left opportunismo Mindanao, ang Mindanao naging pangunahing puwersa ngayon hanggang ngayon sa paglaban sa nag-aaring sistema. Ang masasabi natin papure sa NPA ay yun noon, walang ano suporta mula sa labas sa sariling kayod, sa pagtitiwala sa sarili, lumaki at may potensyal. Yung operasyon ng yung katunayan na may puwersang mga companies at oversized companies sa mga guerrilla front at nakapaglunsad ng mga offensive operations na platoon hanggang company ang laki, ano yan, lalaki pa yan. Dahil yung sistema ngayon nabubulok. Tema, bat-bat ng krisis. May krisis dahil sa kalokohan ng mga militar at kanilang among si Duterte. Pahamak si Duterte at ng mga militar mismo sa sarili nila. Matakaw sa pagnanakaw. At linulustay nila ang pera ng bayan. No? Sa mga... yung ano, ang Pilipinas, ang katayo ng Pilipinas, ano, lumala. Yung ano mga foreign mining companies lalo na yung Chino, labas ng ano mineral ores, walang recording. Kaya ano yun, minamalit 7% lang contribution ng mining sa economy. Imbis na gamitin ang mineral ores para sa industrial development ng Pilipinas, ginagamit tulad ng dati sa mahabang panahon, ginagamit para sa industrial development ng ibang bansa. So ganyan, pagkatapos ang sinisisi na ano daw kalaban ng development ay mga biktima na ng pagsasamantala at panunupin. Kaya itong sistema ito ang siyang walang pag-asa. Ang masasabi ko lang tungkol sa ano sa kung ihambing natin ang revolusyon ng Pilipinas sa revolusyon ng Vietnamese, nakayanan ng mga Vietnamese na labanan ang mga nanghihimasok na Chino sa gadaang-daang taon, pagkatapos yung pagpasok ng Pranses, Hapon, at Amerikano, nakayanan nila. Ang Pilipinas, 333 years ang pananakop ng Spanish colonialism, pero pumutok ang Philippine Revolution 1896, you know? Itong labanan na ito mas maiksi. Yeah, mga 52 years pa lang tinakbo niyan. Mayroon pang ano, kung gawin mong kung 100 years yan, may 48 years pa at ngayon nataon sa muling pagbulusok ng sistemang kapitalista sa daigdig. Magmula 2008, nabubulok ang world capitalist system at nagbubunga na ng malaganap na anti-imperialista at demokratikong masang pakikibaka at nabubuhayan muli ang mga kilusan ng sandatang pakikibaka sa iba't ibang bansa.
ang Pilipinas ngayon ay maswerte dahil siya sa Pilipinas, nariyan yung torchbearer ng World Proletarian Revolution. Tulad ng panahon ng 1896, Pilipinas ang nagdadala ng bandila ng lumang demokratikong revolusyon. A Pilipinas ngayon ang nagdadala ng bandila. Nasa pangunahing lugar ang Pilipinas sa pagdadala ng bagong demokratikong revolusyon. At ang sa panahon na ito, ang magbibigay ng malawak na larangan para sa malalaking hukbo para sa mga proletaryong revolusyonaryo ay malamang South Asia. Kaya ngayon naman, porque ang Pilipinas ay nasa forefront ngayon ng World Proletarian Revolution, gusto ng US na durugin ito. Kaya ano yan? Merong prestigyo ang kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas na torchbearer, pero may mga responsibilities yan na kaakibat ng ano ng tanyag ng katanyagan na yan dahil ang US ay ano ngayon inudyukan niya itong ano itong puppet na Duterte na gawin niya lahat ng paraan para labanan at durugin ang kilusan ito pero hindi niya kaya sa tingin ko huwag nang magkamali-mali ng malaki kahit na may mali-mali paminsan-minsan kung saan-saan ang kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas ay mananatili at susulong dahil sa ang layunin nito, ang kausa nito ay makatarungan at ang kaaway ay nasa panig ng ano ng pagsasamantala at pang-api. Ang Pilipinas hindi magiging malaya at demokratiko hanggang hindi magape ang imperialistang dominasyon ng US, China, at iba pa. At kung mga malaking komprador at mga asendero ay mananatili sa Pilipinas, walang tunay na demokrasya sa Pilipinas. At mga opisyal ng gobyerno, ang gobyerno mismo at ang mga opisyal nito ay ano nanunungkulan lamang para pagsilbihan ang mga dayuhan at mga nagaharing uri at sila naman din ang may magnanakaw at gumamit ng dahas para idepensa nila ang bulok na bubulok na sistema at supilin ang sambayan ng Pilipino. Okay po, marami pong salamat. No? Para po sa ikatlong katanungan sa ating mga add-ons, hingi sa nagaganap na iringan at patuksada ng ilang politiko sa nalalapit na halalang 2022, ito po may pagka-current event po. No? Ano ang gusto nitong ihugis sa mga patakarang pambansa na ispang pangawakan ng Rehimeng Duterte? Ano naman po ang masasabi sa projections at assertions ng isang sambayan mga nakaraang araw? May meritod ba ang mungkahing isang standard bearer? Kung titingnan natin ang scoreboard sa lokohan ng mga burges, sa mga paksyon ng mga nagaharing uri, ano, si Duterte pa rin ang nagahari habang ang US na siyang nagpapasya sa kung anong mangyayari sa politika ng mga politiko ng mga nagaharing uri. Sa scoreboard ngayon, si Duterte nagkukunwari na marami siyang o kaya umasta na marami siyang paraan para manatili siya kapangyarihan. Ito namang mabuting formasyon ang ano. Dapat sabihin kong kagad na mabuting formasyon ang isang bayan dahil ito ay ano sumasalungat sa paghahari ng napatunayan ng demonyo halimaw na Duterte regime. Pero ang hanggang ngayon wala akong makita na palatandaan na binibitiwan na ginajunk ni Biden itong si Duterte. Wala pang palatandaan tulad ng ano pag-junk ni Reagan kay Marcos. Nung sinabihan si Marcos, "Oy, mag-election ka na malinis."
para mapalitan ka na. Wala pang ganon na maliwanag. Dapat ang itong ano, oposisyon, pati isang bayan, ang kahinaan niyan ay umaasa sa eleksyon lamang at hindi man tinutukoy yung control ni ano, ni Duterte sa COMELEC. Lima diyan ay appointees ni Duterte, lima sa anim na nasa komisyon. Pagkatapos yung TIM at Smartmatic, kontrolado niya. Hindi binabanggit kung paano nanloko si Duterte noong 2019. Ewan ko ba anong sobrang ano, yung hindi man binabanggit yan. Kaya pati US hindi matutulak na magsabi kay Duterte, "Oy Duterte, ano, huwag ka nang tumakbo. Gawin mong malinis ang eleksyon para masalba itong nag-aaring uri, ha? Itong nag-aaring sistema." Wala pa. Isang ano, isa pang palatandaan na dapat natin ano, hintayin, kung yung inumpisahan ng mga retired officers na bumatikos kay Duterte tungkol sa issue ng South China. China, dumarami ba yan? At yan lang bang issue nila labang kay Duterte? Dapat may mga reserve officers. Alam niyo tulad sa panahon ni Marcos, nung ilaglag na ng US si Duterte, ano, maraming retired officers pagkatapos sinundan ng mga nasa active service na itakwil si Marcos. Ito pa, wala pa tayong nakikita. O nagrereklamo lang yung ilang retired officers tungkol sa panluloko, pagtataksil ni Duterte sa issue ng South China. Kaya kailangan mag-demand ang ano, isang bayan sa US na magpakita kung ano ang dapat gawin ni Duterte. Dahil kung si Duterte, kasi dito eh, si Duterte, ano yan, haping-hape na matumangan ng kapangyarihan at mga abuso sa sambayan ng Pilipino. Basta't ano, patuloy na pinaniniwalaan ng US ang assurance ni Duterte na kaya niyang durugin ang kilusang revolusyonaryo. At sinasabi pa ni Duterte, kaya niyang hilain ang oposisyon para sumabay sa kanya sa ano yon, patakarang terorismo ng Estado at yung panluloko at pamamaslang na pinamumunuan sa pamamagitan ng National Task Force ELGA. Gusto niyang pagkaisahan, parang labanan ng Partido Komunista at NPA at Kilusang Revolusyonaryo. Ano yan? Si Duterte mananatili na ano, nasa kapangyarihan kung hindi siya masupalpal, no? At mapagbawalan na gumamit ng mga paraang masama at illegal para panatilihan niya ang sarili sa kapangyarihan. So, ang turing ni Duterte sa mga sa opposition, mga lambutseng naniniwala sa ano, naniniwala na magkakaroon ng ano, clean and honest elections at clean and honest vote counting. Habang si Duterte ay tanga niyang hukbo, ang reaksyonaryong hukbo, at nagagamit niya yung anti-communist campaign para sa sarili niya, habang kontrolado niya ang COMELEC at hanggang sa bilangan ng boto, hindi siya mapapatalsik. At si Marcos, nakayanan pa niya. Kahit na sumasang-ayon kay Reagan na magkaroon ng eleksyon, nakayanan niyang lukuhin ang eleksyon. Pero ang nagpatalsik sa kanya ay yung kilusang masa. Na at ang backup niyan ay yung mahabang sandatang pakikibaka ng sambayan ng Pilipino at yung ano, pag-split ng reaksyonaryong hukbo. Kung hindi may split yung reaksyonaryong hukbo at ang US hindi ano, hindi magsabi sa US, magsabi ang US sa kanyang puppet na Duterte na ano, umalis na sa kapangyarihan, ano yan, kayang-kaya ni Duterte na lokohin muli ang isang bayan, tulad nung panluloko niya nung 2019 elections. Kaya hindi makakaasa ang sambayan ng
Pilipino exclusively sa eleksyon. Dahil eleksyon ay ano, eleksyon ay kasangkapan lamang ng mga nagkaharing uri at kung sinong pinakatusong kinatawan ng ano, mga nagkaharing uri. Ay po, marami pong salamat, no. Malinaw po yung mensahe na ang Estado ay instrumento ng nagkaharing uri at maging ang eleksyon. Di, ito na po ata ang ating huling katanungan, no? Pero sa mga habol, maaari po natin ipadala kay Professor Semarias isa ng mga katanungan para masagot niya po ito. Pero sa ngayon po, ito po ang ating huling katanungan mula pa rin sa paaralong Semarias. Paano natin tinitignan ang usapin sa South China Sea na maraming bansa ang nagpupumilit ng kanilang teritorial na integridad sa ibang parte nito laban sa China tulad ng Indonesia at Taiwan? Isa rin sa mga may malinaw na tindig at takbangin na yung Vietnam, may kaugnay ba ang kanilang karanasan at pakikibaka sa isyong ito? Ano po yung dapat matutunan natin bilang mga mamamayang sawana sa pag-admuki o pagkatuta ng Rehimeng Duterte sa administrasyong Xi Jinping? May dalawang punto na ipinapakita ng panghihimasok ng China sa exclusive economic zone at extended continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Una, ang China ay isang bansang kapitalista na. Kahit na nagkukunwaring may partido komunista at sosyalista daw China, ginagamit ang mga termino nito para ikuble ang katotohanan ang malaking burgesya ang may tangan na sa Estado at sa mga korporasyon ng Estado at yung mga pribadong korporasyon. Yung Partido Komunista ngayon ng China ay binubuo ng mga burges, mga kapitalista. Siya Jack Ma, komunista daw. O kung sino man sinong hayop na kapitalista miyembro. So ang panghihimasok ng China hiwalay sa prinsipyo ng mga komunista na bagamat internasyonalista mga komunista, mayroong pagrespeto sa pambansang soberenya ng iba't ibang bansa. At itong China ngayon kumikilos na imperialista sa punto ng pagpapaluwas ng surplus capital. At sa kaso ng West Philippine Sea, na ipapakita ng China na lumalabag sa national sovereignty ng Pilipinas, nagtatayo na ng foreign military base. Nagtayong sa mga artificial islands na ginawa, military bases na yan. At pagkatapos, ikalawang punto, galaw ng China, itong panghihimasok ng China, nagpapatunay na isang hayop, pinakamasamang hayop si Duterte bilang taksil sa sambayan ng Pilipino. Diyan mo makikita na si Duterte, basta kumita, pagtataksilan niya ang sambayan ng Pilipino. Si Duterte kumikita sa mga business deal kung saan anong China nagbibigay ng kapital. Yang dito ni Dennis Oy, control ng China sa national power grid at iba pa. At yung sa Build program na iilan pa lang naman ang tinayo pero dandang bilyon na dolyar na ang involved dyan. Merong komisyon si Duterte at ng kanyang mga krone. At ang relasyon ni Duterte sa China ay hindi lamang sa mga opisyal na Chino, kundi sa mga kriminal na Chino. Magkasabay na kadil niya, yung mga kadil ng yung mga nasa illegal drugs. Kaya ang illegal drugs patuloy sa Pilipinas, lalong kumalat sa panahon ni Duterte dahil kasabwat niya itong mga smuggler na Chinese at pati na yung bigas. Linuloko ang masang magsasaka sa Pilipinas.
yung kanilang walang suporta sa kanilang produksyon sa pagkain. Kaya ang Pilipinas na agricultural kuno na bansa, hindi nag-i-import siya ng sa buong daigdig ang Pilipinas ay naging number one importer na ng bigas dahil sa kagaguhan ng itong Halimaw na Duterte. Walang alam kundi magtaksel sa bayan at pumatay laban sa kanyang pumatay na kanyang mga kritiko at lalo na sa mga revolusyonaryo. Yan ang masasabi ko. So, tandaan, dalawang punto ang ini-expose ng West Philippine Sea issue, yung paghihimasok ng China. Kung ano ang katangian ng China? Kapitalista ba yan o sosyalista? Komunista ba yan talaga? Ano yan? Kasing komunista ng PDP laban yan. Peke. Peke na progresibo. Basta, pagkatapos, napapalitaw din kung ano, gaano kasama ang kataksilan ni Duterte. Yan ang dalawang bagay na lumilitaw sa panghihimasok ng China at sa West Philippine Sea at paglabag nito sa national sovereignty ng Pilipinas. Ito nga mahinang klase itong mga yung tipo nitong taksil na Duterte. Hindi man marunong magkunwari. Makita ninyo, ang Vietnam kinakalaban ang China pero may relasyon silang mabuti. Pero si Duterte habang nagiging lantarang taksil, linoloko siya. Yung mga pangako sa kanya gago siya. Hindi marunong hindi nakakalata. Pinangakuha ng 24 billion para sa build niya. Ayun pala eh, linoko lang siya. Mga ilang so, ayan mahirap magkaroon ng presidente sa framework ng kasalukuyang ruling system ng Pilipinas. So palagay ko ang isang bayan makapamili ng kandidatong presidente na mas magaling ng malayo kaysa itong ututong Duterte na ang kanyang talino ay nasa pagpaslang, pagnanakaw at pagsisinungaling. Okay po, marami pong salamat no at napapasara po ang ating usapan tungkol sa kilusang pagpapalaya at umiinit po yung ating talakayan. Nasabi ko po kanina na alas na kaya lang mayroon pa pong dumating na katanungan at sasagarin na po namin ka Joma no na current event po ito ulit no at idadagdag po namin na tanong. Ito last na po talaga ito. Ano pong masasabi ninyo sa pagkapanalo ni Pedro Castillo sa pumupustura na laban sa neoliberal na patakaran? Pedro Castillo, titingnan natin. Alam nyo naman ninyo sa Latin America, mayroon akong biro dyan yung mahilig sa anyway, huwag na tayong pumasok sa biruan. Nasa pagsubok yan. May programa siyang kaliwa, no? May programa siyang left. Pero inumpisan ng pasukin yung kanyang grupo ng mga maka US at iba pa. Tingnan natin kung paano siya kung kasintibay niya yung mga nasa Venezuela at Bolivia at kung siya kasintibay siya ng mga nasa Cuba. Ha? Ang pamantayan natin kung paano mapatbatino ang presidente sa Latin America kung matibay ba tulad ng Vietnam tulad ng Cuba, Venezuela at Bolivia. Katulad niya ba mga presidente dito na marunong manindigan laban sa US at mga reaksyonaryo? Yan ang masasabi ko lang. Yung mabuti na nanalo si Pedro Castillo sa programa na kaliwa. Pero ngayong nanalo siya sa eleksyon, nasa pagsubok na siya. Kailangan siyang patunayan. Di ba sa Pilipinas may gago nang nagsabi sa umpisa ng kanyang pagkahari ay kwan siya ay left and socialist, no? Di ba? Anong nangyari?
From month to month, pinatunayan niya siya ay kasalungat ng left at socialist, no? Walang hiya siya habang tumatakbo yung panahon magmula 2016 si Duterte, eh? Pinatutunayan niya siya ay isang taksil, kasabwat ng mga plunderer, no, na sumuporta sa kanya sa eleksyon, mamamaslang ng tao, nagumpisya sa bogus war on drugs. Pagkatapos sa yung pala ay kwan lunsaran niya, para lugar ng lunsaran niya para tirahin niya ang mga kalaban niya, no? Ipinapatanggap sa masang Pilipino na tamang pagpatay niya, no? Ngayon, ano pa yung kabaliwan nitong ano? At tingnan natin, sana hindi mangyari kay Pedro Castillo ang nangyari sa ulol na ano, presidente ng Pilipinas na si Duterte. At naniniwala po kami at nagkakaisa tayo na palpak, berdugo itong si Duterte, no? Kaya po sa panghuling sona niya sa darating na July, no, ang paksa ng ating PGMS webinar ay tungkol sa aming app, no? Susumada po natin ang kapalpakan ng Duterte administration. Yan, abangan niyo po yung susunod na webinar at hahatulan po natin si Duterte. Marami po tayong mahalagang aral na nakuha sa ating talakayan na may pamagat na landas ng paglaya, karanasan sa pakikibakan ng Vietnam, na may tema hindi sa pambansang kalayaan at soberanya. At tandaan po natin na ang kalayaan at demokrasya ay hindi ibinibigay, kundi ito ay ipinaglalaban. Mapagpasya ang sama-samang pagkilos ng mga mamamayan mismo. Patuloy tayong mag-aral, mamulat, magkaisa at kumilos. Imperialismo, ibagsak, mabuhay ang pambansang demokratikong pakikibaka at sambayan ng lumalaban. Sa puntong po ito, natin ang reaksyon at huling pananalita ang ating masipag na profesor ng bayan na si Jose Maria Sison. Ako'y nagpapasalamat muli. At ang dapat sa umpisa na nasabi ko na lagi akong umaasa, lagi akong nagpapahatid ng mensahe na iba yung lumaban sa dambuhalang Duterte na regime na siyang hepeng kinatawan ng mga pinakamasamang puwersa sa Pilipinas, ang dominasyon ng mga imperialista at yung paghahari ng mga nagsasamantalang uri sa ating bayan. At magandang pagkakataon ito na lalong naunawaan natin ang kalagayan ng Pilipinas kung ihambing sa kasaysayan at kalagayan ng ibang bansa tulad ng Vietnam. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ito na nakapagpalitan tayo ng kuro-kuro. At sa mga pangmasang organisasyon, institusyon at iba po pang mga individual na patuloy na tumatangkilit at nakikipag-arala sa paaralang Jose Maria Sison, marami pong salamat, no? Marami pong salamat, Professor Jose Maria Sison. Mabuhay po kayo, mabuhay po tayong lahat. Tapos na po ang ating programa. Kung may mga habol pang katanungan sa FB page ay ipapaabot po natin ito kay Professor Jose Maria Sison. Marami pong salamat sa lahat. Maraming salamat, Kajuma. At marami kaming natutunan doon sa iyong binahagi sa araw na to. Okay. Okay na. Okay, ending. Okay. Pusin ending. Po natin ang ating live stream. Salamat po sa lahat ng dumalo. Abangan po ang susunod na PGMS webinar. Salamat. Kajoma, salamat po.